digmaan pandaigdig. Ito ay nagsimula noong ikauna ng September 1939 at ito ay natapos noong ikalawa ng September 1945. At nasangkot ang karamihan ng mga bansa sa daigdig at bawat kontinente na may naninirahan. Tinuturing itong pinakamalawak, pinakamahal, at pinakamadugong labanan sa balat ng sangkatauhan. Ang kasunduang Molotov-Ribbentrop ay nilagdaan ng dalawang magkaaway, ang Alemanyang Nazi at Unyong Soviet. Nananang-ayon sila sa dibisyon ng dalawang teritoryong nais sakupin sa Poland. Ang mga aliado na ikalawang digmaan pandaigdig. Ang mga aliado ay bansang lumaban sa kapangyarihang Axis ng ikalawang digmaan pandaigdig sa pagitan ng 1939 at 1945. Ang mga aliado ay nasangkot sa ikalawang digmaan pandaigdig dahil sila ay sinakop o direktang binantaan ng pagsakop ng Axis o dahil ito ay nabahala na kontrolin ng kapangyarihang Axis ng buong mundo. Ang mga koalisyong kontra Alemanya sa simulan ng digmaan noong ikauna ng September 1939 ay binubuo ng Pransya, Polonya at Britanya. Kasama rin dito ang dominyong bahagi ng Commonwealth ng Britanya, ng Australia, New Zealand, Canada at Union ng Timog Africa. Pagkatapos ng taong 1941, ang mga pinuno ng Commonwealth ng Britanya, ang Union ng mga Republika, Socialist ng Soviet, at ang Estados Unidos na kilala bilang Big Three, ang humawak ng pamumuno ng mga kapangyarihan ng mga magkakaalyado. Sa panahong ito, ang China ay isa rin malaking kaalyado. Ang ibang kaalyansa ay kinabibilangan ng Belgica, Brazil, Czechoslovakia, Ethiopia, Grecia, India, Mexico, Polandia, Norwegia, at Yugoslavia. Kapangyarihang Axis. Ang kapangyarihang Axis ng ikalawang digmaan pandaigdig ay samang militar ng mga bansag na nanais kontrolin ang buong mundo. Pinamumunuan ito ng Italia sa ilalim ni Benito Mussolini, Alemanya sa ilalim ni Adolf Hitler, at Japan sa ilalim ni Emperor Hirohito. Sila ay pumirma ng kasunduang tutulungan nila ang isa't isa kung sakaling atakihin sila ng kapangyarihan ng magkakaalyansa. Ang Alemanya na pinamumunuan ni Adolf Hitler, ang kanyang partido ay nanalo ng maraming peso sa Alemanya. Ginamit niya ang SS Gestapo at concentration camps kung saan ang mga Hudyo at ibang kalaban niya ay pinadala. Sinimulan niya ang digmaan sa Europa nang sakupin ng pwersa ng Alemanya ang Poland sa pagmamakita ng Blitzkrieg. At sinakop niya ang Pransya at ang mga katabing bansa sa Hilagang, ngunit nabigo niyang sakupin ang Britanya nang sila ay matalo sa labanan sa Britanya. Sinimulan ng Italia ang pagpapalaki ng imperyo nito sa pamagitan ng pagsalakay sa Ethiopia. Sinuportahan din ng Italia si Franco sa digmaang sibil sa Espanya at sinamahan din ang Alemanya sa Axis Powers. Nilusib din ng Italia ang Albania, Greece at Hilagang Africa. Si Benito Mussolini ay inaresto noong 1943, ngunit pinalaya siya ng mga Aleman at ginawa siyang pinuno ng gobyernong Pangasin. Noong 1945, pinuli muli siya sa kasama ang asawa niya si Clara Pitasi at binitin patiwarik sa Milan ang kanilang pangkat. Napasali ang Hapon sa digmaan noong pinasabag ng mga Hapones ang Pearl Harbor noong 7 ng Disyembre 1941. Agad nagdeklara ng pakihidigma ang Estados Unidos sa Hapon.